Hello guys, what's up? So welcome back na naman sa aking panibagong YouTube video. Guys, so hulaan nyo kung nasan ako. Yan, syempre nandito tayo ngayon sa MM Cruz Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. 100 meters lang to from Joner's. Ayan, yung supermarket na makikita nyo along MacArthur Highway sa crossing yan ng Lulumboy. Ayan, maraming ano doon, establishment, Jollibee, Mang Inasal, etc. Ayan, so balita ko, meron daw sila dito ng custom built na mountain bike. Ako hindi ako nagkakamali, guys. Vision Enigma. So, ayun yung iba bike check natin, guys, oh. Ayan. So, bago yun, guys, meron nga pala sila dito ng ayan, home credit. Ayan. So, sa mga gustong kumuha ng installment ng bike, so pwede-pwede kayong pumunta rito. Ayan. So, sa mamaya sasabihin ko yung mga requirements. Tapos papakita ko sa inyo yung sample computation. Halimbawa, kukunin natin itong custom built na Vision Enigma. Ayan. So, ito nga pala yung bike shop ng MM Cruz. Ito yung loob. Ayan, guys, oh. Ang dami rito, oh. Ayan. So, wala na tayong intro, guys. Diretso tayo sa bike check, syempre, ng ating Vision Enigma. Hello, shout out sa inyong lahat diyan. Punta na kayo dito sa amin sa MM Cruz Bicycle Trading. So, yan guys, ang ating iba bike check ngayon, no. Syempre, ang custom built ng MM Cruz Bicycle Trading, ang Vision Enigma. Ayan. So, first time nating magba-bike check ngayon ng isang mountain bike na ang tatak ay Vision. So, tingnan natin ano nga ba yung mga parts or pyesa na ginamit dito sa custom build na to para malaman natin kung magiging sulit ba siya sa price. Ayan. Siyempre, simulan natin ang bike check sa kanyang frame. Kung makikita natin, ang frame natin ay black. Ayan. So, tingnan natin kung glossy or matte black. So, palagay ko ito ay matte black. Ayan. So, medyo nagkaroon lang ng bakas kasi hinawakan ko na yan kanina. Ayan, oh. So, may fingerprints ko pa yan. Ayan. Ang shape nga pala netong down tube, guys, dito, rectangle. Then, papunta rito, pabilog na siya. Paoblong pala, sorry guys, paoblong. Ayan, ako nakikita nyo, oblong dito. Then, dito, pa-rectangle. Ayan. Ang ganda nito, guys. Tapos, pag kinapa ako tong Vision, wala akong makakapa na nakaumbok. So, flat na flat siya. Ayan. At mayroon ditong word or brand na Enigma. So, ang brand natin, model. Ang brand natin ay Vision. Ang model natin ay Enigma. Then, sa ilalim, meron siyang gray. Tapos, ito parang mata ni Sasuke. Ayan. Hindi ko alam kung ano yan. Ayan, pakicomment na lang, guys, kung alam nyo kung ano itong logo na to. O, diba? At dito tayo ngayon sa seat tube. Ang taba ng tubo ng seat tube, guys. Promise. Ang taba nito, oh. Oh, 'di ba? Na may word na Enigma. Ayan. Then kuha tayo ng medida, sukatin natin. Ayan, guys, kumuha ako ng medida, oh. Ito yung medida natin, oh. Sinukat ko to, guys, 18. So size 18 ang frame natin. Ayan, pwedeng-pwede to sa mga matatangkad. Ayan, mga 5'8, 5'9, 5'10. Pwedeng-pwede sa inyo to. Ayan, oh, ang ganda nito. Oh, diba? At syempre, made of alloy nga pala itong frame natin. Ito, magneto. Oh, alloy lodi. Oh, diba? Alloy lodi yan. Alloy. Ayan, oh. At syempre, hindi siya smooth welding, guys. Dito sa may bandang baba. Maraming uod ng pagkaka-welding. Dito sa may seat tube, ganun din. Marami din uod ng pagkaka-welding. At dito. Ayan. So, hindi tayo smooth welding, guys, ha. Ayan. So, hindi naman masyadong building.
big deal kung hindi smooth welding yung frame natin. Diba? Aesthetic lang naman 'yon, 'di ba? Pero para sa akin okay na ako dito sa ganitong itsura. Syempre, dito sa seat stay, ayan, meron tayong bridge. So dito ilalagay o pwede mo ilagay yung tapalod, oh. Ayan, at ito yung seat stay. Uy, dito dumaan yung kable ng RD, guys, oh. Ayan, sa seat stay. Oh, 'di ba? Oblong yung shape ng ating seat stay dito. Ayan, ang ganda. Tapos may lining na gray and yellow. So, ilan lang yung mountain bike na nakita ko na nandito yung kable ng RD. At tingnan natin kung nature, ano makikita natin dito sa chainstay. May bewang to, guys. Ayan, nakikita nyo may bewang. Oh, di ba? Sexy, oh. Oh, wiwit. At syempre, may bridge. Ayan. May kalaparan din to na flat. Na meron 29 at may mata pa rin ni Sasuke. Ayan. Siyempre, ano tayo, quick release ang ating frame. At merong bridge. So, yung iba dito, mayroon ako nakikita ng tapalodo. Yung iba, alam ko, nalalagyan to ng stand. So, may mga nakikita rin akong ganun. By the way, guys, dito nga pala, yung kable, stopper. So, kung maglalagay ka ng FD, so, dito mo siya ilalagay. Ayan. At dito dumaan yung mga kable, oh. Ayan o, dito tatlo. May bakante pang isa dyan. Para yan sa FD mo. Ayan, para yan sa FD. So, papunta na yan dito. Kasi naka 1x lang tayo. Ayan, may dumaang chicks, guys, na wala sa focus yung camera natin. So, hindi tayo internal cabling, guys, ha. Hindi tayo naka-internal. Ayan o, kung nakikita nyo. Naka-external tayo dito sa may band, sa ilalim ng top tube. At syempre, dito tayo sa top tube. Tingnan natin kung ano yung makikita sa ibabaw. Patubo to, guys. Yung shape ng ating top tube. Malapad dito, then pakitid dito. Makitid na rito. May logo pa rin yan. Yung mata pa rin ni Sasuke. At dito, wala. Wala akong nakitang warning. So, ito yung una nating nakita na walang warning na frame. At size 29, ayan. May lining na ano to, yellow saka silver. At dito tayo sa head tube. Yung head tube niya, guys, may logo ng Vision saka dilaw. By the way, guys, yung lahat ng nakikita nyo na design, pintura 'yan na wala kang makakapa. Yeah, flat siya, flat. Yan, oh, di ba? Ito nga ang head tube, guys. Balik tayo. Tapered yung ating head tube. Mas mataba yung sa ilalim compare sa ibabaw. Ayan. Ang ganda nito, guys. Oh. O, dito tayo ngayon sa suspension fork. Silipin natin kung kaya natin silipin. Kung tapered din yung fork. Palagay ko, guys, tapered din. Ayan, oh. Ang lapad, eh. So, ang lapit nung itong pinaka-crown dito sa head tube natin. Palagay ko, tapered to, guys. Ayan. Siyempre, alloy ang ating... crown, alloy lodi. Tapos yung arc natin, alloy din, alloy lodi. Na mayroong pakpak. Ayan. Tingnan natin kung anong tatak ng ating air fork. Siyempre yung lower magnesium alloy. So andito yung tatak, eh. Ayun, Saturn. Ayan, naalala ko yung Sailor Moon. O, di ba? Biglang ganun, eh. No? Ang taba niya, guys, 32. Ayan, oh, 32. Number 32. Saturn fork. Sticker lang to, guys. Itong tatak ng Saturn, sticker lang yan. Ayan. Ano pa ba ang pwede na makikita natin dito? Ayun, may warning to, guys. So, basahin bago mag-ride. Downhill, free ride. So, do not use for downhill. Ayan, oh. So, ang linaw na, guys, wag gagamitin sa downhill. Sa mga magtatanong sa akin kung pwede to sa downhill, may nakalagay na po, warning, do not use. So, hindi to pwede sa downhill. Ayan, pwede to siguro sa mga light trail lang. Ayan, syempre, ang ating stanchion ay yayamanin. Ayan o, yayamanin yan, kulay gold. At sukatin natin kung gaano kahaba. Ayan, 120, guys, walang daya. Walang magic. 120mm, sinukat natin. O, diba? Tingnan natin kung may rubber indicator. Wala siyang rubber indicator, guys. Yung rubber na nandito sa stanchion. Syempre, meron siyang manual lockout, kulay pula, ABS+. Yan, parang ano lang, ABS, CBN, biglang ganun, ano?
At syempre sa kabila, nandoon ang air valve cover. So diyan nakatago yung air valve. Syempre, kaya nga air valve cover. Ah, di ba? So diyan natin bobombahan ng hangin itong air fork natin. Kung hindi ako nagkakamali, single air lang itong air fork na to. Ayan, ibig sabihin, isa lang yung hinahanginan dito. Ayan, ang hindi ako nagkakamali, guys, may spring tong kabila na to. Ayan, yung air valve nga pala nito, guys, may sarili itong pambomba. Huwag gagamit ng pambomba ng gulong. May nababalitaan ako ng ganon, nasisira yung air valve nila. Ayan, di ba? At dito tayo sa hubs. Ito, interesting, guys. Hubs. Ang hubs niya, guys, ay Shimano. Ayun, oh. Kita nyo ba, guys? Walang daya. Para siyang may kanal, ano dito? Yung sa kalsada. Yung sa highway. Ay, sa NLEX. Yung grrrr. Yung ganun. Parang meron siya rito pag kinapa ako. Ayan. Biglang ganun. May sound effect pa, no? Tingnan natin anong model. Baka merong nakasulat. Ayun. HBT-X505. China. Ayan. So, ayun, nagalit yung motor. Ayan, so yun yung ating hubs. Ganda nito guys, naka-Shimano tayo. At bilangin natin yung TASBU. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 36 holes. Ang ating Shimano hubs. Alloy to Lodi. Alloy Lodi. Ayan, at hindi ko masabi guys. Kasi first time ko makakita ng ganitong hubs. Ayan, paki-comment naman guys kung seal bearing to or crown. Ayan, oh, hindi ko makita eh. May tatak siya na Shimano guys, oh. Di ba? At quick release ang ating hubs. Ayan, at syempre, palagay ko, stainless ang ating spokes. Yan, oh, ganda na ito, oh. At ang ating rims ay double wall alloy rim na tatak ay Saturn. Naalala ko talagang Sailor Moon. Saturn Atlas 2.0. Ayan o. Na may eyelet. Ayan. Sabi sa akin kahapon guys, ng isang mekaniko, kapag daw may eyelet, sabi niya, tubeless ready daw yun. Ayan. So, pakicomment guys kung tama ba yung aking natutunan na tubeless ready yung mga rims na may eyelet. Ayan o, diba? At syempre, ang gulong natin ay compass. Ayan, may gulong ka na, may navigator ka pa. So, hindi ka maliligaw dito sa gulong na to kasi compass yan eh. Okay? At ang size niyan ay 29 by 2.10. So, ang lalaki ng spikes niya guys oh. So, ready na talaga to sa light trail. So, pwede na kayo mag light trail dito. So, yung mga may hilig magbundok dyan. So, pwede na to. Wag lang siguro sa talon-talon. At syempre sa kabila, ganun pa rin, Shimano hubs. Ayun, nakapako na naman yung grrrr, yun, yung parang sa NLEX. Meron siyang ganun dito, guys, oh. Yeah, syempre, alloy yan, alloy Lodi. Yeah, na medyo payat yung hubs niya. Ayun, medyo payat lang siya. Syempre, palagay ko, 36 din to. Siguraduhin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, 36 holes na alloy hubs. Stainless na spokes. Double wall alloy na rim na gawa ng Saturn, ang Atlas 2.0, at compass na gulong. May compass ka na, may navigator ka pa. Ayan. At ang size niya ay 29, ang liwanag. Ayan. 29 by 2.10. Ayan, no? So, ayan guys, pinapalitan, syempre, ng may-ari ng MM Cruise, yung ating cogs. So, kung napansin nyo kanina, black silver, ngayon naka all silver na. So, yung dating nakakabit dito ay Sunfeed. In-upgrade nila, kita nyo naman guys. In-upgrade nila ng Diore na 5100 model. O, kita nyo naman, san ka pa. Yan. So, naka-Diore tayo na cogs. Siyempre, 11 speed dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 yung pinakamaliit. At 42 yung pinakamalaki. Tama ba ako? Naduduling na tayo guys. Ayan, 42. Yung pinakamalaki, 11 ang pinakamaliit. Again, guys, Diore 5100 ang ating cogs. Ayan. So, yun, no? O, di ba? Ang ganda nito. At ang RD natin, guys, ay S-Ride. Ayan, ang kinang, guys, oh. Ayan, glossy black. Tingnan natin ang kanyang pulley. Ang pulley niya, guys, palagay ko standard to. Ayan, ang model ng RD natin ay RD M500C.
Ayan, plastic and tension pulley. Tapos yung guide pulley niya, guys, ay plastic din. Ayan. Medyo malikabok nga lang, guys. Ayan, o, ayan. So, plastic ang ating guide pulley saka tension pulley. Ang ganda nito, guys. At syempre, ang kadena natin, tingnan natin. KMC ang ating kadena. Ayan, ang ganda. KMC. Parang KFC lang, ha. Nagutom ako. Biglang ganun, ano? At ang ating crankset ay Hollowtech. May butas, may tasbu. May lagusan yan. Tingnan natin kung may lagusan. Ayo, may lagusan sa mundo mo. Ayan, biglang ganun, ano? Siyempre. At alloy ang ating arm. Alloy Lodi. Ito yung arm natin. Alloy yan. 170mm na naka-chain bolt. Ah, chain, ano tawag ba dito? Chain ring bolt. Yung ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Alloy CNC 3040 na narrow wide. Tatak niyan ay coal. Ayan, kala ko Coleman. Uso pa ba ngayon yung Coleman? Yung may ilaw. Ayan, BCD niya, guys, ay 104mm. Ang ganda nito, guys. So, Hollowtech. Ayan o, yung BB niya. Buti pa tong bike, may BB. Yung nanonood, wala. De joke lang. Biglang ganun, no? Coal, ayan, gold. Coal yung BB natin, bottom bracket. At ang ating seat clamp. Ayan, muntik na naman tayo magkamali. Ang seat clamp natin ay Alloy Lodi. Nagawa ng Sagmit. SM58 yata ang model niya. At ang ating seat post, Saturn. Ayan guys, oh. Saturn. Na 31.6 ang taba. 350mm ang haba niyan. So may dalawa tayo rito ang chain, seat post bolt. Ayan. So dito natin nihigpitan. Or yung ikaklamp yung ating saddle. At ang ating pedal ay alloy. Alloy Lodi. Tingnan natin kung sealed bearing. Uy, sealed bearing to, guys. Wow. Na Speed X. Ayan, no, guys, oh. Ang lapad ng ano, pedal. Ang lapad, promise. Tapos, manipis. Ayan nga, inipis na, oh. Nipis. Parang nipis. Oh, diba? Ang ganda, oh. Ang smooth, ang dulas. Dito tayo sa upuan. Uy, sa upuan ito, una ko kagad nakita, oh. Yung tatak niya. Akala ko tatak ng t-shirt na may nakasulat, plush. Plush, plush, plush. Yung parang kanta na pash, pash, pash. Ang tatak ay Belo. Upuan to ni Vicky Belo. Ayan. At meron ditong butas. So, dyan dadaan yung ihi mo. Pag naihi ka na habang nagra-ride. Ayan, matutuyo ka naman eh. Pag nagra-ride eh. Nun, biglang ganun. Nun. At syempre, may kanal dito. So, dito naman dadaan yung utot mo. So, hindi mo nagtataas yung puwit mo pag uutot ka. At hindi ka maiiwan ng kasama mo. Hindi ka na kasi ihinto pag iihi ka na. So, dyan na lang dadalo yung ihi mo. Ayan. At dito tayo ngayon sa handlebar. Yung handlebar niya, guys, sukatin ko lang muna, ha. Ayan, guys, sinukot ko yung handlebar. 820. So, napakahaba. So, sa mga may hilig sa mahaba dyan, ito, haba. 820mm. Siyempre, gawa ng Saturn. Tingnan natin, Alloy Lodi. Ano to? Mid-rise? Tama ba tayo? Mid-rise. Naka-mid-rise siya. Saturn Atlas 2.0 ang ating handlebar na Alloy Lodi 820mm. At ang ating stem, green. Parang avocado green yata ito. Yan. Na ang tatak ay Max Zone. Yan, medyo maliwanag. Saan natin ilaw? Maliwanag eh. Max Zone. Yan, nakikita nyo ba, guys? Di ko maano magandang angle eh. 45mm ang ating Max Zone na stem. At ito tayo ngayon, naka-silicone grip. So, ang lambot nito. Oh, lambot. Silicone grip. Tapos, plastic ang end cap niya, guys. So, tingnan nyo naman kahaba ng manibela, oh. O, oh, yan, oh. Oh, 29er yung bike natin. Tapos, yung manibela, tatama na sa upuan, oh. Haba. At ang hydraulic brakes natin ay RSX. Two finger. Eh, nakikita nyo, guys, o, two finger, oh. So, pag inusad mo siya papunta rito, magiging one finger na yan. So, napakasarap mag-drive pag one finger lang yung preno mo. O, oh, diba? Ang lambot, oh. Siyempre, ang RD natin, ayan, no? Ang RD natin ay S-Ride. 11 speed. Tapos, meron dito yung indicator na 1611. Ayan. So, hindi ka na manguhula kung anong speed na yung gamit mo sa iyong cambio. Ayan, oh. At sa kabila, wala kang makikita ang FD kasi naka 1 by lang tayo. So, wag maghanap ng wala. Baka iwang ka niyan. O, diba?
kasi tumitingin ka pa sa iba. Tingnan ganun eh, no? At syempre hydraulic brakes na RSX. Okay, tingnan natin ang ating spacer. Carbon loading ang ating spacer, oh. Oh, naka-carbon. Ang laki nito. Siguro mga ano to, guys. 30 mm. Tapos ito 20 mm. Tapos mayroong 5 mm sa taas at 10 mm. Ayan, ang dami. So marami kang option kung pwede mo ibaba or itaas. Siyempre, ang headset natin, tingnan natin ang headset, RGS. Ang tatak ng ating headset, RGS. Alloy, itong dust cover or dust cap, RGS 55. Ayan. So ngayon lang tayo nakapag-bike check ng headset na ang tatak ay RGS. Dito tayo ngayon sa caliper. Ayan, caliper. Ang caliper niya guys ay RSX, syempre, kasi RSX yung lever natin na naka-post mount. Ayan. So karamihan sa mga air fork, post mount ang ating tawag doon, caliper. Ayan. At syempre ang ating rotor, kung hindi ako nagkakamali guys, Shimano to. Kasi Shimano yung hubs natin eh. Tingnan natin. Siguraduhin natin. Oo guys, Shimano nga to. Ayan o, Shimano. Ayun, Shimano. Ayan, syempre sa kabila, ganun din. RSX. Dito naman guys, naka-post IS mount. Tama ba yung nasabi ko dun sa harap? Post mount. Post mount yung sa shock guys ha. IS mount dito sa likod na RSX caliper. Syempre Shimano 160mm na rotor. Ayan. Hindi ito yung tinutornilyo guys ha. Yung rotor. Hindi ko matandaan kung ano tawag dito. Ayan. Yung tinutornilyo yan eh. Meron siyang lock. Ayun o yung lock. Ayan. Pakicomment naman guys. Nakalimutan ko na para maalala ko. Ayan o. At ito yung kabila ng crank set. Ayun. Max zone. Ayun. Naka-alloy. Yung ano. Yung lock dito sa crank arm. Alloy o. Alloy 7075 max zone. Pero yung crank arm natin o yung crank set natin ay coal. Ayan, no? So, palagay ko wala na ako nakalimutan dito. Ah, ito pa pala. Meron na siyang mud guard sa harap. Ayan, nakikita nyo guys, oh. Mud guard sa harap na ang tatak ay fender. Max zone. Ayan, fender pala tawag dun. Ayan, no? Lagay ko wala na ako nakalimutan, guys. So, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 27... Ay, mag-focus ng camera natin. Ayan. Nagkakalaga nga pala to ng 27,000 pesos lang. At, syempre, andito tayo. Andito si Ate Home Credit. Ayan. Ate, guys, bibigyan namin kayo ng sample. Halimbawa, nagustuhan mo yung custom built na dito sa MM Cruise. 27,000 yung cash niyan. Kukunin natin ng Home Credit. Ate, magkanong cash out sa ganyang bike? Ito, compute natin siya sa minimum kasi namin is 30%. So, 130% niya is 8,100. 8,100 na down payment, ang monthly payment nyo ay 2,481. Monthly po yun. Bali, sa Home Credit, meron tayong 12 months to pay. Kapag paid on time kayo lagi, hindi po kayo na-delay, libre na po yung last payment nyo po. Tapos dito rin po, may kasama rin po siyang 1 year na life insurance. So maganda po talaga pag ang installment po natin sa Home Credit. Oh, yun, no? Kita mo. Ito po ang mga requirements po natin. Ayan, so, requirements ay valid ID, syempre, kailangan yan. So, tapos, driver's license, PhilHealth, NBA clearance, barangay certificate, water, electricity, phone bills. Kung ano yung nakikita nyo dun sa requirements. Kita mo, guys, sa halagang 8,000, maiuwi mo tong bike na to sa tulong, syempre, ng Home Credit. Hanapin nyo lang si Ate Aiko. Ayan, hanapin nyo lang si Ate Aiko. Nandito si Ate Aiko from 9 a.m. to 6 p.m. Ayan. So, anytime, pwede kayong pumunta rito. Marami pa silang bike dito na pwede nyong kunin sa installment sa Home Credit. So, yung sinabi namin na price kanina na 8,100 initial cash out ay para doon sa custom built na Vision Enigma na ang monthly fee ay 2,481. Kita nyo, abot kaya na guys ang bike dito sa MMC sa pamamagitan natin, syempre, ng Home Credit. So, yan guys, ang ating bike check video ng Vision Enigma.
29er. Ayan. So, meron itong S-Ride. Diore na cogs. 11 speed. Hydraulic brakes. Air fork. Ayan, no? So, nagkakalaga nga pala to, guys. Ayan. Ng 27,000 pesos. Dito lang yan sa MM Cruise Bicycle Trading. So, ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at yung Google Map sa mga gustong sumadya dito sa kanilang bike shop. Ayan. So, marami pa sila rito. Marami silang built bikes, rim set, may frames, may fork, etc. Marami silang parts dito. Ayan. Hanggang dito na lang ating video, guys. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo, guys, kung ano masasabi nyo dito sa ating bike check na Vision Enigma. Pero kung ako sasabihin nyo sa akin, ako magko-comment, guys. Panalo to, guys. Panalo. So, wala ka nang papalitan dito. Magpapalakas ka na lang ng 20. Ayan, no? Hanggang dyan na lang, guys. Huwag kalimutan pindutin ng subscribe button. Paalam! Bye-bye!